Grabe, oh. Ang dami talaga. Tapos maliban dyan mga kabayan, doon pa sa may bandang dulo, oh, sa may pinaka breakwater, mapapansin po natin dito yung iba, mukhang nagpapahinga na doon, napagod na sa kalilipad mga kabayan, di kaya busog na sa kanilang mga nahuli dyan na mga isda. Magandang araw muli mga kabayan. At welcome back sa ating panibagong update sa May Manila Bay at dito sa aking YouTube channel. Sa ngayon mga kabayan, pansinin nyo yung mga libu-libong ibon na yan, na parang ano mo ikala mo nagpapaligsahan, no, sa paghuli dyan ng mga isda dito nga sa karagatan ng Manila Bay. So siguro mga kabayan, ngayong araw na ito, sobrang daming isda po ang lumulutang dyan, no? Kaya naman sila po ay dagsa dito. Ayun, no? Grabe, ang dami nila mga kabayan. Hanggang doon, kahit saan po natin ibaling ating camera, hanggang doon sa may area ng Remedios, ayun, Dolomites San, makikita pa natin dito. Ayun po, yung may barge sa may Remedios. Tapos dun nga sa malamang patibuto dun sa may bandang Dolomites San, ay marami pong mga ibon dun mga kabayan. So hindi na po natin talaga natin kaya i-zoom, no? At ito nga mga kabayan, ito yung indikasyon talaga na yung Manila Bay ay dinadagsa at pinupuntahan na ng maraming isda. Kaya naman sa ngayon, inyo pa nakita yung mga maraming ibong mandaragit na yan na akala mo ay nagpipiesta ngayong araw dito. Grabe, ang dami nila. Sobrang dami po talaga dyan ng ano ngayon, ng isda mga kabayan. Ito mga idol, nakita nyo sa may Remedios banda to. Tingnan nyo naman, no, yung sa may gilid ng barge. Napakarami. At malamang pati doon sa may area ng Dolomites San, sigurado mga kabayan, andun din ang napakaraming ibon na ito. So yung ating pong pinaka zoom ay hanggang dito lang mga kabayan, no? At medyo malabo na nga talaga. Pero kung mapapansin ninyo, grabe po talaga yung mga ibong mandaragit sa araw na ito mga kabayan. Grabe, oh. Ang dami talaga. Tapos maliban dyan mga kabayan, doon pa sa may bandang dulo, oh, sa may pinaka breakwater, mapapansin po natin dito yung iba, mukhang nagpapahinga na doon, napagod na sa kalilipad mga kabayan, di kaya busog na sa kanilang mga nahuli dyan na mga isda. Tingnan nyo mga kabayan, oh. Tingnan nyo naman sila pag bumababa dyan sa may tubig. Oh. Sigurado meron talaga sila kagad na nahuhuli dyan o talagang nakukuha. Ang dami. So kahapon mga kabayan, natin na rin sila ditong nakita, no, na hindi pa sila ganito karami. Pero ngayon grabe, sobrang dami talaga nila. Malamang nagtawag na po sila ng kanilang mga kamag-anak mga kabayan. Sabi nila, punta tayo dun sa may Manila Bay kasi napakarami ngayon doon ng mga isda
na talaga naman tiyak na ay mabubusog tayo, mga kaibon, no? Siguro sabi nila sa kanilang mga kasakasama ngayon. Kasi kung kahapon, mga kabayan, nakita po natin sila dito, hindi ito ganito karami. So sa ngayon, hindi lang, malamang po, mahigit po ito 1,000, mga kabayan, pag isasama natin doon patungo nga sa may area ng Remedios sa Dolomite Sand. Kasi napakarami talaga nila ngayon, mga kabayan. Ayun, mga kabayan, habang tayo po ay nagtatagal dito sa ating pagbibideo sa mga nagdagsaang ibon na ito, mas lalo pa silang dumadami, napapansin ko, mga kabayan. Grabe. Mapapagrabe ka talaga sa kung ganito yung makikita mo, no? Ng mga nagaganap sa may Manila Bay. Kasi kung dati po, mga kabayan, yung Manila Bay, mabaho, amoy burak, walang masyado na ukuang isda, puro basura. Pero ngayon, mga kabayan, tingnan nyo naman, dahil nga sa patuloy na kalinisan sa may Manila Bay, ito yung mga ating nakikita rito at nasasaksihan, mga kabayan, maliban sa mga pagdagsa ng alimasag, hipon at iba't ibang klase ng isda. Ngayon naman po, mga kabayan, mga ibong mandaragit ang talaga na mga pumunta rito at dumagsa, hindi lang basta nagpiesta, kundi talagang tuwang-tuwa sa kanilang mga nahuhuli at nakakain na isda sa araw na ito, mga kabayan. So ganyan po kayaman yung dagat ng Manila Bay pag talagang siya po ay nalinis. Kumbaga, binabalik niya talaga yung biyaya, hindi lang po sa mga mangingisda dito nating kababayan, kundi pati na rin sa mga ibon na nakikita nyo ngayong araw na talaga namang tuwang-tuwa sa kanilang mga nahuhuli dahil sila po ay nabubusog, mga kababayan. So siyempre, mga idol, kung kayo po ay merong komento, mga opinion, suggestion po dito sa video na ito ngayong araw na aking ginawa, please mag-comment po kayo sa may bandang ibaba, mga kabayan. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para palagi niyo pong nasubaybayan, nantabayanan yung lahat ng mga nangyayari, kaganapan dito sa may Manila Bay. At ito nga pala ulit si Daddy D, mga kabayan. At palagi po tayo mag-iingat sa lahat ng oras, sa bawat minuto, sa lahat ng araw-araw nating ginagawa sa ating pamumuhay. At huwag po nating kalimutang magdasal, mga kabayan. Mabuhay pa kayo, and God bless us all.